Kumusta mga kaibigan? Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang ating mga baga sa ating kalusugan? May mga pagkain at habits ba tayo na maaaring makasama o makabuti sa kalusugan ng ating baga? Alamin natin ito ngayong araw. Ang sakit sa baga ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Mahalagang alaga ng kalusugan ng ating mga baga. Kailangan nating kumain ng mga pagkain na naglilinis at nagpapalusog sa ating mga baga upang maiwasan ang maagang pagpanaw. Tayo ay mayroong dalawang baga, ang kanan at ang kaliwa. Ang tanong, maaari ka bang mabuhay ng walang baga? Oo o hindi? Ang sagot, oo. Kung mayroon kang isa pang baga. Ngunit hindi kung pareho ng may sakit ang iyong mga baga. Ganito kahalaga ang ating mga baga. Sila ay parang mga bantay na nagbibigay ng oxygen sa lahat ng parte ng ating katawan upang tayo ay mabuhay. Sila rin ang nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang bagay mula sa labas. Kaya't importante na alagaan at linisin natin ang ating mga baga upang mapanatili silang malusog at maprotektahan laban sa anumang uri ng pinsala mula sa kapaligiran. Tara na at simulan natin ang pagkain na nagbibigay lakas at kalusugan sa ating mga baga. Mahalagang paalala. Ang impormasyon ang ibinahagi dito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi kapalit ng payo sa medikal. Welcome sa Mind Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Una, kumain ng mga prutas at kulay na mayaman sa antioxidants tulad ng apple, avocado, orange, melon, pombelo, berries, broccoli, cauliflower, dark leafy greens, bell pepper, tomatoes, at carrots. Ang mga ito ay mayaman sa bitamina, mineral, lycopene, flavonoids, at anthocyanins. Sila ay makapangyariang antioxidants na nagbibigay ng proteksyon at nagpapabuti sa mga baga at tissue laban sa oxidative stress. Oo, mayroong tayong natural na mga antioxidants sa katawan ngunit kailangan pa rin nating kumain ng mga pangkain na naglalaman nito upang ma-neutralize ang mga free radicals na nagdudulot na sakit sa baga. Number 2, kumain ng mga malusog na taba. Maaari nating makuha ito sa pagkain ng isda tulad ng salmon, sardines, tuna at mackerel. Mga langis mula sa olive oils at avocado. Beans, mga nuts tulad ng almonds, cashew, walnuts at peanuts. Mga buto tulad ng sunflower seeds, flax seeds at sesame seeds. At hard-boiled eggs. Lahat ng mga pagkain na ito ay mayaman sa mga omega-3 fatty acids na tumutulong sa pagbawas ng panganib ng asma at iba pang mga sakit na may kaugnayan sa baga tulad ng infection at inflammation. Number 3, kumain ng mga spices laban sa inflammation tulad ng turmeric, luya, siling labuyo, bawang, sibuyas, paminta, cayenne, at cinnamon. Ilagay ang mga spices na ito sa iyong malusog na dieta upang makatulong sa paglilinis ng mga baga at maiwasan ang inflammation. Ang inflammation sa mga daanan ng hangin ay nagdudulot ng hirap sa paghinga, kaya't ito ay nagdudulot ng bigat at pagkabara sa dibdib. Ang pagkain ng mga spices na nabanggit ay nakakatulong sa pagbaba ng inflammation upang maiwasan ang mga sintomas.
pang-apat, uminom ng tubig at kape. Tandaan na mayroong manipis na mucus sa loob ng mga bangga. Kung tayo ay magiinom ng sapat na tubig araw-araw, ang mucus ay mananatiling manipis. Ibig sabihin, hindi ito magkakaroon ng pagkalaki-laki. Ito ay makakatulong sa ating mga bangga na magtrabaho ng maayos, lalo na kung ikaw ay may COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dahil mas madali nitong mailalabas ang mucus mula sa mga bangga na nagre-resulta sa pagbabawas ng hirap sa paghinga. Ang pag-inom ng kape sa kabila nito ay makakatulong sa pag-iwas sa pagkahingal. Dahil sa caffeine, nagpapaliit sa mga muscles ng airways ayon sa mga pag-aaral. Ipinapapayo ang pag-inom ng 4 tasa ng kape sa isang araw. Bilang bonus, mayroong detox drink para linisin ang mga baga. Paano ito iinumin? Haluin ang 1 kutsarita ng pure honey, 1/2 kutsarita ng ground thyme, at 1/2 kutsarita ng ground ginger sa 1 tasa ng kumukulong tubig. Maaari mo itong lagyan ng katas ng calamansi kung gusto mo. Haluin ito ng mabuti at inumin. Narito naman ang mga pagkain na kailangang iwasan. Number 1. Processed foods. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga nitrates na halo sa mga processed foods tulad ng hot dogs, bacon at ham ay maaaring magdulot ng sakit sa baga. Number 2. Ang mga inuming may sulfites at ethanol ay nagpapalala ng mga sintomas ng asma at apektado ang mga selula ng baga. Number 3. Ang mga matamis na inumin tulad ng soft drinks, canned juice at soda. Ayon sa mga pag-aaral, ang isang tao umiinom ng 4 o higit pang soft drinks sa loob ng 1 linggo ay mas malaki ang panganib na magkaroon ng matagal na bronchitis o asma. Number 3. Mga maaalat na pagkain tulad ng mga snacks, chicharon at mga chips dahil maaaring magdulot ng matagal na bronchitis at mga sintomas ng asma. Ano ang kaugnayan ng lifestyle sa malusog ng mga baga? Ang pagkain ng balansyado at malusog na dieta ay dapat panatilihing tama. At ang mga pagkain na mula sa mga halaman ay dapat mas marami kaysa sa mga pagkain na maaaring magdulot na sakit. Tignan ang iyong lifestyle tulad ng pag-inom ng labis na alak, hilik sa mga pagkain maaalat at paninigarilyo. Ito ang paunahing kaaway ng iyong baga. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balancing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang professional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.